Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta na po kayo? At salamat tayo sa galing Pinaligo sa dagat, no? Ang parokya dito ay malapit sa dagat, no? Ang parokya dito ay nandito lang sa beach, no? May beach ang ating parokya dito sa Alegria, no? So, ang ganda sa dagat at dahil inuubo ako, ligo tayo kanina. At, pala ko kuha sa akong cellphone, maybe? At sa usa? Sa higdaanan. Si Lou Divine, good morning, Father. Si Junrel Cañete Amihan is watching. Thank you. Kumusta na kayo lahat, mga kapatid? At mamaya, kita-kita tayo sa Malabuyok, Cebu, no? Punta tayo sa Malabuyok, Cebu. At kagabi, with Father Rinaldo Cue, ay ang daming mga parokyano niya na nag-attend sa empowerment, no? Grabe, punong-puno yung simbahan kagabi. Nakita nyo naman siguro yung live natin at salamat sa Diyos nakapag-live tayo at kayo po ay nakapanood sa ating empowerment dahil bawat lugar may marami tayong karanasan, additional na karanasan sa mga pupuntahan natin. Amen? At si watching from Davao de Oro. Si Almi Jane Apas. Si Lagrosa is watching. Si Ikakay. Good day, Father. Ask lang ko, saan ko kahit sa ang parokya may, ano? Wala. May libre po bang kasal? Salamat po. Si Ikakay. So, ang daming mga, di ba? Yes, meron. May mass wedding pa nga ang i-celebrate sa pari, di ba? At dito sa parokya natin sa Valencia, dun sa parokya natin sa Valencia, every week po yan, every may regular schedule for. Pero walang mag-avail dahil hindi nila siguro alam na hindi mahal ang kasal. Depende yan sa magpakasal. Kung gusto niya ng bongga, edi mahal yung kasal. Diba? Pero kung simple lang nga kasal, ang gagastuhin mo, yung handa mo lang. O kainin mo yung mga bisita mo. Kung simple lang, 5 tao lang yung bisita mo. So, makasave ka. Kaysa makautang ka ng marami to impress the people. To impress the society, hindi maganda yun. At dahil doon, malibing ka talaga sa utang. So, meron lang tayong sasagutin, mga kapatid, no? Apologetics ito, apologetics time. Marami na bang mahal natin ng mga pastor na may komento sa ating mga video. So, bibigyan natin sila ng sagot. Itong Common Sense TV based on fact ministry. Nagkukomentaryo si Brother Jerry Laig. Okay? Kukomentaryohan natin yung kilang komentaryo. Okay? Para mahina yung signal ko dito, mga kapatid. Ha? So, pasensya na po. Mahina yung signal natin. Lipat muna natin sa... Okay ba? sabi ni Common Sense TV na pwede raman good ang kuno ninyo nga nasipyat ramo paglitok. Lahi baya ang nasipyat kay normal ra na sa tao. Ang dili normal kanang bisan ay balok ang sipyat imurang gihapong gipadayon. So, tinutukoy niya dito yung
dialogue namin ni Pastor Rian Fuentes. No, malaki daw ang pagkakamali ang nagawa natin dahil patay na daw si Damaso. Bakit siya pa ang nag-compile? Yun ang kanilang nasa sa likod ng kanilang isipan. Mga kapatid, no? Napatay na po si Papa Damaso sa taong 300, tingnan natin na. Pope Damaso died. Pope Damaso namatay, tingnan natin, mga 384 AD. December 11, 384 AD. Ang kanyang edad ay 79 years old doon sa Roma. So yung argumento nila, ito yung argumento nila, 405 na official declared sa simbahan ang Biblia. Bakit sinabi ninyo na si Papa Damaso? Ang may nag-comment, mga kapatid, sigaw ng katotohanan. Father, debate ta. Ang topic, pabatud-an ako nga kanang simbang katoliko gitukod ni Satanas sa bakba sa impyerno. Unsa man kakasaka, no? Sigaw ng katotohanan, no? Gitukod ni Satanas. Ay, problema ison. So taga saan ka ba? Kailangan pastor ka, no? Baka sigaw sa katotohanan, no? Kung saman kakasaka, sige, pamatod eh. Karong August, June 29, kapatid. June 29, so pamatod ani mo nga ang sibag katoliko ha, gitukod ni Satanas. No? Sa baba sa impyerno. Sige, sige. So, maganda yan ah. Magandang topic yan ah. Na ako negative dyan. Sige. Pero kailangan ang condition, pastor ka ha. Kailangan pastor ka, hindi yung pipitsugin lang ng membro. Kung pastor ka, iharap tayo. Ihintay ako sa'yo, ha? Ipa-communicate kita kay Brother Caloy. So, walang problema, kapatid, as long as you are pastor. Kung hindi ka pastor, no, magpastor ka muna, no, bago ka harap sa atin. Kailangan ko ng pastor to pari, no? Hindi yung membro to pari. Okay? Shout out, Father, watching from Maasin City, Southern Leyte, Tatak, CF Plum. No? Kumusta na po kayo? At salamat po sa mga defensor katoliko, CF Plum dyan sa Maasin City. Membro po dyan si Atty. Rupil, di ba? No? So, hindi totoo yung sinabi nila, mga kapatid, na nagkamali po tayo. Totoo yun na namatay na si Papa Damaso, pero siya yung initiator eh. Na siya yung unang nag-initiate. Siya po yung nagsugo sa mga Bible scholar, katulad ni Saint Jerome, na ma-collect yung mga existing books, and then with the guidance of the previous councils, na may nauna pa mga konsilyo, na-compile talaga yung official list of the Bible. So, meron na tayong official Word of God, inspired book called the Holy Bible. So, ang ganda, no? So, sinong nag-initiate nito? Walang iba si Papa Damaso. Kahit patay na siya. Katulad niya ni Moses, ina-attribute yung Pentateuch. Ini-attribute po yung Pentateuch sa kanya. Kahit patay na si Moses. Babasahin natin ha. Bakit ina-attribute niya? Bakit ini-attribute ni Moses kahit patay na siya? No? Babasa din natin sa Deuteronomy chapter 34 verses, babasahin natin ha, parang makita niyo yung buong-buo, mga kapatid. Bukas po, pupunta tayo sa Dumaguete po. Kita-kita tayo, tumatawag na yung classmate ko. Yun pong last visit natin sa una, probinsya sa Iloilo.
Punta naman tayo sa probinsya sa Cebu. And then last drop natin, punta tayo sa Dumaguete po. Probinsya sa Dumaguete. So, Moses still full of life at 120 years of age. Here's God's promise to Abraham, surveys the promised land, dies and is buried by God. So God shows Moses the promised land. Deuteronomy chapter 34. Basahin natin. basahin natin buo ha. God shows Moses the promised land. Nawala. Not only does this fulfill God's promise to Moses, showing Moses the land of Canaan and refusing to let him enter. So, hindi siya nakapasok, mga kapatid, no? The death of Moses. Though several are designated as servant of God. Anong commentary pala ito? Hindi pala ito text. Nasahin natin. 34 pala. Hindi pa ito text yung na-search natin. 34. Sign natin na. 1 to 12. Cebuano, Tagalog tayo. Salita ng Diyos. So, pumulo ako ng pawis ngayon. Ang init dito, mga kapatid. Okay. Mula sa kapatagan ng Moab, umakyat si Moses sa bundok ng Nebo. So, ito ay, hindi siyang nagsulat nito. Pero in-attribute niya kahit patay na si Moses. Okay. Sa huling banda nito ay dinideclare na yung pagkamatay ni Moses sa tutok ng Nebo ng Pisga na nakaharap sa Jericho. Doon ipinapakita ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa Gilead hanggang sa Dan. Ang buong lupain ng Naphtali. Ang lupain ng Ephraim at ng Manasseh, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang Negev at ang buong lupain mula sa lambak ng Jericho, ang lungsod ng mga palma, hanggang sa Zur. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, iyan ang lupain ipinangako ko kay na Abraham, Isaac at Jacob. At sinabi kong ibibigay ko ito sa kanilang salinlahi. Ipinakita ko ito sa iyo, pero hindi ka makakapunta roon. So, hindi makapasok si Moses sa promised land. Pinakita lang niya. Kaya namatay si Moses ng lingkod ng Panginoon ayon sa sinabi ng Panginoon. So, namatay na si Moses, pero kung titingnan mo, parang siya pang nagpatuloy na magsulat. Di ba? Iniibig siya sa Moab, sa lambak ng nakaharap sa Beth Peor. Pero hanggang ngayon ay walang nakakalam kung saan talaga siya inilibing. Si Moses ay 120 taong gulang nang namatay. Pero malakas pa rin siya at malinaw pa ang paningin. Nagluksa ang mga Israelita kay Moses doon sa kapatagan ng Moab sa loob ng 30 days. Ngayon si Josue na anak ni Nun ay binigyan ng espiritu ng karunungan dahil pinili siya ni Moses na pumalit sa kanya sa pamagitan ng pagpatong ng kamay nito sa kanya. Kaya sinunod siya ng mga Israelita at ginawa nila ang lahat nang inuutos ng Panginoon kang Moses. Mula noon, wala nang propeta pa sa Israel katulad ni Moses na nakakausap ng Panginoon ng harapan. So, grabe ito si Moses, no? Very privileged dahil makausap niya talaga yung Panginoon ng harapan. Isinugo ng Panginoon si Moses para gumawa ng mga himala at mga kamanghang-manghang bagay sa Ehipto laban sa Faraon, sa kanyang mga opisyal at sa buong bansa. Wala nang makagawa pa ng mga kapangyarihan at kamanghang-manghang bagay na katulad
sa ginawa ni Moses sa harap ng lahat ng Israelita. So dito mga kapatid, dinidescribe pa so saan nilibing si Moses. Oh. Ngayon, sino bang nagsulat sa Deuteronomy, sa aklat ng Deuteronomy? Si Moses. Napatay na si Moses, ha? Bakit siya pa ang nag-akda? Nangangulugan ba yan na muling nabuhay si Moses at para lang magsulat, patuloy magsulat sa Book of Deuteronomy? Hindi po. Ina-attribute po yan sa mga real author po. Dahil siya po yung leader sa mga Israelites. Siya po yung, sila po ay nagsulat in behalf ni Moses po. Yan po ang katotohanan. So kahit patay na si Pope Damaso, dahil siya ang initiator, siya ang pangulo sa simbahan na nanguna, so ina-attribute niya in honor sa kanya yung pag-compile sa mga aklat sa Biblia po. So hindi po yan pagkakamali, mga kapatid. Yan po ang katotohanan. Siguro, mga natutah. So, mga unsabi mga igsoon ha, salamat sa mga generous na nagpadala ng mga stars. Meron tayo 700 stars. Si Jazz Dali Bisol, Christina Ascos, meron na sa atin ng 100 stars and 10 stars, si Bisol. Si Liz Gocotano Lee, 150 stars, at si Mercy Alferez, no, 10 stars, si Milani Lisuyo, 10 stars, si Chits Kai Exalt, 100 stars, si Remdel Sinsano, Paubsanon, 100 stars, si Melanie Lisoyo, 50 stars, at si Sheila Bito, 200 stars, si Jeannie Tampurong Sinaldi, 10 stars, at si Mercy Alferez, 100 stars, at si Rineria Apilianes, 10 stars, at si Melanie Lisoyo, 10 stars, and 10 stars. Salamat sa inyo po. At marami pang nagpapadala ng mga stars sa atin. So, mahina yung signal natin. Hindi ko mabasa po. Pasensya po. Gusto kong babasahin yung mga generous na mga star senders natin. Pero, yung isang cellphone ko ay hindi malakas yung signal po. Maraming salamat at kita-kita tayo mamaya siguro sa ating ating live kung meron tayong malakas na signal. Fighting Maria, Tataksan TV, The Humble Heart po.